Kumusta mga kribi? Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko in-upgrade at i-re-repair yung sirang part nitong L96. At bago tayo magsimula, shoutout muna tayo kina Boss Christian, Mojang Dao, Heya 233, Clint J, Efren Bandico, Joshua TV, Maurice G, at kay Survey Corps 2734. Salamat sa panonood mga ka-review. So, magsimula na tayo. At ang unang gagawin ay tanggalin muna tong scope at saka yung magazine. Ayan. Tapos tatanggalin ko itong kanyang outer barrel. Alam kong may napapansin na kayo mga ka-review, kaya i-explain ko yan later. Ayan. Tapos i-unscrew lang natin yung mga screws mga ka-review. So tapos ko nang ma-unscrew mga ka-review. At eto pala ang kanyang internal parts. Ayan. At ito ang malapitang view ng kanyang internal parts mga ka-review. Ayan. Alam kong may napapansin na kayo mga ka-review. So unang i-explain ko mga ka-review is ang kanyang barrel. Ayan. Kunin muna natin. So ganito na pala ang kanyang barrel mga ka-review. 500 millimeters ang kanyang haba. Ayan. Tas metal yan mga ka-review. Brass metal. Ito lang yung plastic mga ka-review. Kasi itong part na to dito mga ka-review, ito yung part ng plastic barrel. Kaya hindi yan pwede na palitan kasi mahirap gawin yan. So sa part na to dito mga ka-review, ayan, nilagyan ko siya ng PVC. At bago ko nilagay yung PVC mga ka-review, ay naglagay muna ako ng electrical tape. Diyan, pinaikot ko hanggang sa mag-fit in yung PVC sa electrical tape na nilagay ko. Kasi ang purpose niyang PVC mga ka-review ay para mag-fit in din siya dito sa malaking PVC. Ayan, na ginawa kong outer barrel. So, nag-fit in yan. Ayan. Para maging straighten yung metal barrel sa loob mga ka-review. Mag-guide siya ng PVC na nasa loob. Ayan. So, ito nga palang kanyang outer barrel mga ka-review ay PVC na. Ayan. May kalakihan to na PVC mga ka-review. At itong umiikot mga ka-review, ayan, yan ay electrical tape lang na pinaikot ko. Tapos ginupitan ko dito yung electrical tape. Ayan. Tapos sinuper glue para hindi na matanggal. So kinurtihan ko pala yung PVC mga ka-review. Ayan. Para mag-fit in siya sa part na to dito. Ayan. At dun din. So ipapakita ko sa inyo. So ayan mga ka-review. At itong part na pala dito mga ka-review ay nilagyan ko rin ng plastic sheet. Ayan. Plastic yan na transparent mga ka-review. Tapos sinuper glue ko lang. Tapos dinikit ko. Ayan. So hindi yan nagkukonekta sa isa't isa mga ka-review. Ayan. So ang purpose niyan mga ka-review is para mag-fit in siya sa part na to dito mga ka-review. Para ma-fill in yung gaps mga ka-review. Ayan. So fit na fit siya. Tapos mahirap siya ipasok mga ka-review kasi napaka-fit niya. Ayan. So di na talaga yan gagalaw mga ka-review. Napakahigpit ng kapit eh. Ayan. So yung pagputol ko mga ka-review ay nag-measure lang ako mga ka-review na itong part na to dito, itong pinutol ko dito mga ka-review, yan, mineasure ko yan mga ka-review na magfit sila dito. Ayan. Parang ganyan. At dito rin sa ibaba nag-measure lang ako mga ka-review.
hanggang dito para pwede ko siyang ipasok. Ayan. So, ayan siya. Ang ating outer barrel. Tapos, balik ulit tayo dito sa kanyang inner barrel, mga ka-review. So, itong plastic, mga ka-review, part ito ng plastic barrel. Nasa outer ito, mga ka-review. At sa loob niyan, mga ka-review, ay nilagyan ko lang ng electrical tape. Ayan. Para mag-fit in itong plastic. Ayan. Itong plastic na barrel. Diyan. Ayan. Fit in siya. Ayan. Fit in siya, mga ka-review. Tapos, itong part na to dito, mga ka-review, ay nilagyan ko rin ng masking tape. Pwede din electrical tape, mga ka-review. At dito rin, nilagyan ko ng electrical tape. At dito rin. Ang purpose niyan, mga ka-review, ay para ma-fill in nila yung small gaps dito sa barrel holder. Ayan. Dito, dito, at dito rin. Hanggang dyan. Para mag-fit in talaga, mga ka-review, kapag ipasok ko itong pag naipasok ko na yung metal barrel, mga ka-review, ayan, hindi yan gagalaw. Ayan, hindi na siya gagalaw. At mai-straighten niya yung lipad ng BBs. At para mas tataas ang kanyang chance na magiging accurate ang kanyang tira. So, dito naman tayo, mga ka-review. Ayan, natatanggal siya, mga ka-review. Kasi konti lang yung nilagay ko na super glue. So, ito pala yung nasa dulo ng plastic barrel, mga ka-review, kung saan papasok yung BBs. Ayan. At meron din siyang guma. So, pinutol ko lang siya, mga ka-review, mga ganito kahaba. Ayan. At obviously, mga ka-review, nung una hindi yan nagfi-fit in. Tulad nyan, hindi siya nagfi-fit in. Kaya ang ginawa ko, mga ka-review, ay pinalaki ko yung butas dito. Ang ginawa ko ay nag-scrape lang ako sa kanyang sides, mga ka-review. Ayan. Parang ganyan. Ayan. May mga plastics na na-scrape. So, pinalaki ko lang yung butas. Ayan. At dahan-dahan lang sa process na to, mga ka-review, para hindi mas lumaki yung butas at hindi na mag-fit in yung metal barrel natin. Malulusin na lang siya. So, dapat konti lang ang i-scrape para fit na fit talaga. Ay, nilagyan ko lang ng super glue. Ayan. At mini-make sure ko, mga ka-review, na hindi papasok dito sa part na to, mga ka-review, yung super glue. Dapat nandito lang siya sa part na to, dito. Ayan. So, dahan-dahan lang sa paglagay ng super glue. Tulad nyan. So, ayan na siya. At may make sure ko, mga ka-review, na straight lang siya, mga ka-review. Ayan. Para hindi ako magka-problema kung ilalagay ko na siya dito. Ayan. Fit na fit pa rin. So, ayan. At dapat pala, mga ka-review, kapag ipasok na natin itong metal barrel, dapat hanggang dito siya, mga ka-review. Hanggang dito na part na to. Ayan. Kasi kapag kulang, mga ka-review, kung ilalagay natin siya dito, ayan, ay hindi tatagos yung BBs, mga ka-review. Matatrap siya dito sa part na to. Ayan, dyan sa gitna. So, dapat isagad talaga natin itong metal barrel hanggang dito. Hanggang dyan. Ayan. Dito kasi nag-aabot ang goma, mga ka-review, at itong metal barrel. Sa part na to dito, dyan sila nag-aabot. So, ipapakita ko sa inyo. Kunin natin ang goma. Ayan.
So, yan siya. Yan. Sa part na yan, mga ka-review, dapat hanggang dyan ang metal barrel. Hanggang dito. Ayan. Para mag-abot sila nitong goma. Kasi kapag nandito lang yung barrel, mga ka-review, ay mai-stack itong BBs dito. Ayan. So, dapat nakaganyan siya, mga ka-review. At nandito yung barrel. Ayan. So, sa barrel na to, mga ka-review, precise kasi ang kanyang inner diameter. Dapat ang BBs na gagamitin na natin nito ay itong precise BB. Ayan. Precision BBs, mga ka-review. Para tatagos talaga yung BBs sa kabilang dulo. Pwede din naman itong low grade na BBs, mga ka-review. Pero minsan kasi yung iba ay pangit na talaga ang pagkagawa. Kaya nagja-jam sa loob at hindi titira. Kaya para safe, ito na talagang precise BB ang ginagamit ko. So, tapos na tayo sa kanyang upgraded barrel, mga ka-review. Dito naman tayo sa kanyang piston cylinder. Ayan. Tanggalin muna natin itong kanyang screws. So, simple lang ang pag-upgrade ko sa kanyang piston, mga ka-review. Gaya ng ibang mga nauna kong in-upgrade. Ayan. Siguro napapansin nyo merong laman sa loob, mga ka-review. So, eto pala, mga ka-review, yung nilagay ko sa loob. Plastic sheets yan, mga ka-review. Plastic ng SIM card. Ayan. So, ipunin ko. So, ito na lang. Hindi ko na makuha yung iba. So, hanggang dyan ang nilagay ko, mga ka-review. Hanggang half inch ang pagkalagay ko, mga ka-review. Ganyan karami. Ang purpose niyan, mga ka-review, is para mas ma-pressurized yung spring kapag inilagay na natin itong piston sa part na to dito. Ayan. Kasi na-fill in niya yung part na to dito ng piston, mga ka-review. Kaya pag nilagay na natin ng piston dito sa spring, ayan, mas ma-pressurized yung spring, mga ka-review. At ito kasing spring niya, mga ka-review, ayan, itong spring niya ay manipis lang, ayan, at hindi din siya matigas. Madali lang siyang ma-press, ayan. At maikli lang siya, mga ka-review. Nasa 4 inch and a half, mga ka-review, ang kanyang height. So, kung gusto nyong i-upgrade ang kanyang spring, mga ka-review, pwede kayong maghanap ng spring na katulad ng kanyang diameter, outer diameter, ayan. Mga nasa half inch ang kanyang outer diameter, mga ka-review. Ayan. So, luckily, mga ka-review, meron kaming isa pang spring. Eto. Spring ito ng M388 spring type airsoft shotgun. Ayan. At mahaba to, mga ka-review. At makapal din. Ayan. Matigas din siya. Hindi siya basta-bastang ma-press. So, ang height nito, mga ka-review, ay nasa 5 inch, mga ka-review. Ayan. Lapas 5 inch. So, maganda to. Mahaba, matigas, at makapal din ang kanyang rounds. Kaya, ito na ang ginagamit ko bilang spring nitong L96, mga ka-review. Kaya, at dagdagan pa natin itong nilagay ko sa kanyang piston. Ayan. Mas mapapressurize talaga itong mahabang spring, mga ka-review. At lalakas ang kanyang tira. So, ibalik ko to sa dati. At make sure lang, mga ka-review, na kapag inilagay na natin itong piston,
sa part na to dito, dapat itong kanyang part na to, mga review, yan, itong hook na to ay nasa ibaba. At itong hook naman na ito, mga review, ay dapat nasa itaas. So, ipapakita ko sa inyo. Yan. So, mini-make sure ko na hindi siya lilipad kasi napipressurize na yung spring. Yan. So, napakatigas na niya, mga karibi, dahil sa spring. So, sita side ko muna yan dyan, mga karibi. At tapos na tayo sa kanyang spring at kanyang piston. Dito naman tayo sa nasira na trigger hook, mga ka-review. Ayan. Itong part na to. Gusto ko sanang lagyan siya ng alambre, mga ka-review. Ayan. Dapat sana meron siyang alambre dito. Ayan. Dito sa part na to. Ayan, alambre. At babaluktutin para maikabit itong part na to. Dapat hanggang dito yung alambre. At sayang lang, mga ka-review, wala akong alambre ngayon. Kaya epoxy na lang muna ang ilalagay ko. Kasi supposedly, mga ka-review, alambre yan dyan. Tapos tatakpan na ng epoxy para matigas talaga at hindi na madaling mabali ulit. So, eto pala yung epoxy na ginagamit ko, mga ka-review. Ayan. Pioneer epoxy. So, kukuha lang tayo ng equal parts nila, mga ka-review. Tapos paghaluin natin. At dito ko hahaluin. So, ayan. Ayos na to para sa akin, mga ka-review. Tapos paghaluin lang. Hanggang sa maging even na ang kanyang kulay. Yan, ayos na to. So, kunin ko lang itong part na to, mga ka-review. At bago ko sila lagyan ng epoxy, ay isusuper glue ko muna, mga ka-review, para madali lang ang paglagay ng epoxy. So, yan na. Tumigas na yung super glue, mga ka-review. At lalagyan ko na siya ng epoxy.
So, meron pa rin epoxy na dumilitik na dumidikit dito sa likod, mga ka-review. Ayan. Yeah, babawasan ko pa yung epoxy sa likod sa part na to dito, mga ka-review. Review. Kaya subukan ko itong ikabit, mga ka-review, at tingnan ko kung gagana ba itong trigger. Magfit in ba siya sa paglalagyan at ito ring charging handle. So ganito muna ang setup, mga ka-review, sa pagtest. Wala munang spring at piston at cylinder, yan lang muna, at subukan ko kung gagana ba siya, kung magfit in ba sila, mga ka-review. Mukhang mahirap i-pull itong charging handle, mga ka-review, kasi hindi siya nag-fit in sa loob. At dito naman sa trigger, yan, ayos lang siya, mga ka-review. Gumagana naman yung trigger. Wala na ba? So, sadly, mga ka-review, ayan, kahit konting test ko lang, mga ka-review, ay nasira ulit siya. So, dapat sana talaga nilagyan ko ng alambre, mga ka-review, bago ko nilagyan itong epoxy, para ma-prevent sana itong mabali ulit. Kaya, ang gagawin ko, mga ka-review, ay gagawa ako ng ganitong trigger hook. Gamit itong makapal na PVC pipe. Ayan. Itong PVC pipe, mga ka-review, circle talaga siya. Pero pina-straighten ko lang siya, mga ka-review. At huwag kayong mag-alala, mga ka-review. Kung gusto niyo malaman kung paano ito straighten, ayan. Ito siya, mga ka-review. Kung gusto niyo malaman paano ko to in-straighten, ay ituturo ko sa ibang video ko, mga ka-review. So, gagawa muna ako nito. So, eto na pala yung trigger hook, mga ka-review, na ginawa ko. Ayan. Improvise na lang yan, mga ka-review. At ikakabit ko na to dito, mga ka-review. Ayan. So, nag-fit in naman siya, mga ka-review. Ayan, fit na fit. At siya nga pala, mga ka-review, eto dito, mga ka-review, sandpaper ko na yan para mag-fit in siya sa part na to dito, mga ka-review, sa paglalagyan. So, ika-cover ko na to, mga ka-review. Ayan. At iti-test fire ko siya, mga ka-review, ida dry fire. Tingnan ko kung magkakabit ba yung mga hooks sa isa't isa. So, eto na tayo, mga ka-review. Susubukan ko siyang ikasa at tignan ko kung mag-hook ba yung mga hooks. Ayan, nag-click, mga ka-review. So, subukan kong itira.
Nice, mga ka-review. At isa pa. Ayos, mga ka-review. Gumagana talaga siya. So, mukhang ready na tong upgraded L96 natin, mga ka-review, para i-test fire. Kaya, let's go! At nandito naman tayo sa rooftop namin, mga ka-review. Dito lang tayo mag-test fire. At nandun pa rin ating mga targets. At sa test fire na to, mga ka-review, long range lang ating mga targets. Kasi nga, nagdadala tayo ng sniper. At ito na ang resulta ng ating test fire, mga ka-review. Ayan. Dito sa slim na cartoon, ay napuruhan niya ang harapan, mga ka-review. Ngunit walang bibis ang tumagos. At ganun din dito sa thick na cartoon. Ayan. Hindi rin tumagos, mga ka-review. Ngunit may mga iilang tira tayo, mga ka-review. Ayan. Na napaloob dito sa kanyang bullseye. So, tumaas-taas na talaga ang kanyang chance na magiging accurate ang kanyang tira, mga ka-review, dahil sa metal na barrel na ginamit ko, mga ka-review. Ngunit sayang lang, mga ka-review, kasi hindi ako gumamit ng precision BBs kanina kasi naubusan na kami ng precision BBs, mga ka-review. Kaya mga low grade na BBs lang ang ginamit ko. Eh kung precision BBs sana yung ginamit ko, eh mas tataas sana ang accuracy niya, mga ka-review, kasi hindi yun madaling mahagip ng hangin yung mga precision BBs. At siguro kaya niya itong butasin, mga ka-review, kung precision BBs lang ang kanyang bala. At kung napapansin nyo, mga ka-review, ayan, meron siyang sticker. Ayan, pinadikitan ko lang ng sticker, mga ka-review. Ayan, napakaganda, mga ka-review. Pwede nyo rin lagyan ng sticker, mga ka-review, yung mga L96 nyo, para mas gumanda-ganda siya. Ayan. So, subukan natin tignan, mga ka-review, hanggang saan naabot ang kanyang tira. Ayan, mga ka-review. So, malayo-layo rin ang kanyang naaabot, mga ka-review. Ngunit, nagka-curve down na siya, mga ka-review. Kasi nga, low grade na BBs lang ang ginagamit ko. Kung precision BBs sana, edi mas lalayo pa ang kanyang tira, mga ka-review. At hindi madaling magka-curve down. So, ang masasabi ko sa kanyang range, mga ka-review, ay pang malayuan na talaga siya. At sa kanyang power na din, mga ka-review, susubukan natin siyang itira sa sahig. Tingnan natin kung kaya pa rin ba niyang bumiyak ng low grade na BBs. Ayan, mga ka-review, biyak yung low grade na BBs. So subukan pa natin ng isa pa. Eto, mga ka-review,
isang matigas na low grade na bibis, yung kulay gold at yung isa ay kulay silver. So hindi niya nabiyak itong kulay gold, mga ka-review. At ito namang kulay yellow, kaya niyang biyakin. At subukan pa natin ng isa pa. Ayan, mga ka-review, nagawa din niyang biyakin ulit itong low grade na bibis kulay yellow. So masasabi ko, mga ka-review, malakas-lakas pa rin siya gaya nung una, mga ka-review. At mas lumakas-lakas na ngayon, mga ka-review. So that's it, mga ka-review. Kung nagustuhan niyo itong video, please like and comment. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para mabisuhan ka sa susunod ko pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.